Mga kaibigan, ako po ay natutuwa dahil sa oras pong to ay kayo po ay nakakapanood ng programa na ito. At ayon sa inyong nabasa sa introduction, ang salitang katiwala po ay ating pag-aaralan. Una po sa lahat, meron po akong katanungan sa inyo. Na tayo ba po dito sa mundong ibabaw, tayong mga tao, meron po ba tayong pwedeng angkinin dito sa mundong ibabaw? Babasahin po natin ang Salmo 24, versikulo 1. Mga awit 24, versikulo 1, ang sabi, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ngayon po, maliwanag na maliwanag na ang sabi sa mga awit o Salmo 24:1 ay lahat ng bagay na narito sa lupa ay tanging sa Diyos lamang at ang tao ay walang pag-aari kahit anumang mga bagay. Kahit sabihin nating ito ay inyong mga cellphone or Android phone, kahit sabihin nating ito ay inyong mga motor na ibinili nyo sa mga mall, kahit yan ay ibinili nyo, yan ay hindi pagmamay-ari nating lahat. Katulad ng relo pong ito, ito ay material na bagay na gawa ng tao. Ngunit hindi ito magagawa kung walang likas na yaman na siyang unang nilikha ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Genesis, Genesis 1, versikulo 1, nang pasimulay, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Maliwanag na maliwanag na lahat ng nakikita natin sa mundong ibabaw na to, lahat ng nakikita nating mga puno, halaman, lahat ng likas na bagay ay ginawa ng ating Panginoon. Ginawa ng Diyos natin na kung saan ito ay Kanyang ipinagkatiwala sa mga tao. Sabi nga po dito sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa mga buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Tingnan po natin ang pag-aaral sa Genesis 1:26. Totoo, nang nilikha ng Diyos ang ating mga unang magulang na si Adan at si Eva, sa kanila unang pinagkatiwala ang daigdig pong ito. Na lahat ng mga kanilang mga bagay na makikita, lahat ng mga hayop na kanilang makikita, at lahat ng likas na yaman na kanilang makikita, ay tanging sila ang siyang mamumuno. Ang salitang ginamit po dito ay sila'y magkakaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop. Ang salitang kapangyarihan po na itinutukoy dito, ang sila'y ang siyang mamumuno sa daigdig pong ito. Ngayon po, ang tanong, sa ating unang mga magulang lamang ba ito ipinagkatiwala ng ating Panginoon, ang daigdig pong ito? Basahin po natin sa Genesis 1, versikulo 28. Ang sabi po dito, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, mga kaibigan, tanong ko po sa inyo, tayo po ba ay galing sa ating mga unang magulang na si Adan at si Eva? Malinaw na malinaw, biblically, tayo po ay galing sa ating unang magulang na si Adan at si Eva. Kaya nga po nang sinabi sa Genesis 1:28 na sila'y magpaalanakin, ibig sabihin po, tayo ay kasama doon. Tayo ay kasama sa ano po, pinagkatiwala ng Panginoon dito sa mundong ibabaw. Kaya nga po, meron tayong responsibilidad. Tayong mga tao ay dapat mag-alaga sa lahat ng nakikita nating likas na yaman. At hindi lamang sa mga likas na yaman, kundi sa sariling katawan natin. Dahil lahat ng nagsisilakad, lahat ng naninirahan, at lahat ng ginawa ng Diyos, ay dapat nating pangalagaan. Ngayon po,
sa mundong ibabaw na ating kinagagalawan ngayon. Tayo po ay napakarami na. Marami na rin tayong naipatayong mga gusali, mga bahay, mga kotse. Marami na rin tayong naigawa bilang isang mga tao. Ngunit sa ating pagmamalakad dito sa mundong ibabaw, napapangalagaan ba natin ang sanlibutan? Napapaalagaan din ba natin ang ating mga sarili? Binibigyan pansin ba natin ang mga nangyayari sa sanlibutan pong ito? At ngayon sa panahon na to, alam natin na ang COVID-19 ang siyang pinaka nangungunang balita sa buong sanlibutan. Bilang mga tao, bilang anak ni Adan at ni Eva, bilang anak ng Diyos din, bilang katiwala na ibinigay sa atin ang sanlibutan pong ito para alagaan, tayo po ba ay gumaganap sa responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos? Kaya nga po, sa ating mga sunod na pag-aaral, sa ating mga sunod na pagtalakay dito sa programang pong to, ating pong bubuksang kaisipan ng ating mga sarili na kung saan aralin natin, bigyan natin ng pansin ang isang pagiging katiwala. Dahil ang pagiging katiwala po ay isang klase ng mataas na antas ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Na kung saan ito po ay total surrender sa ating Panginoon, na wala tayong inaangkin dito sa mundong ibabaw. Lahat ng ating biniling na sariling pera, lahat ng mga bagay na ipinahiram sa atin, at syempre lahat ng likas na yaman, ay ito po ay i-offer natin as sa ating Diyos. Dahil wala tayong pwedeng maangkin dito sa mundong ibabaw. Kaya nga po, basahin po natin ang Colossus 3:10. Ang sabi po dito, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na magbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Sa ating pag-aaral sa mga susunod na programa, bigyan pansin po natin itong mga bagay na ito. Sa loob lamang ng wala pang 20 minutos, tayo po ay magtatalakayan. Tayo po ay magbibigay ng mga bahagi kung ano ang nasusulat sa Biblia. At tayo po ay mag-aaral as bilang na katiwala ng Panginoon. At muli, maraming pong salamat.